Yan, hallelujah, praise you Lord Jesus. Yan, batiin po muna natin ang ating mga katabi. Yan. So, matutudla pa po wata. Ne? Medyo didimla na po. Ne? So, hallelujah. So, tunay nga po, no? So, 1 week na mo po is Pasko na and our convention. Ne? Malapit na po. So, pilang months tayo rin pong pinasasabyan at announce. Pero 1 week na mo po, ne? Kaya I know na we are all excited ne, para sa convention natin. At tunay nga po, no? This year, ang tema po natin is Standing on Higher Grounds. At tunay nga po na sound. Yan, tunay nga po na sa napag-aralan natin, no? Tunay nga po na let us use our advantage, no? We have the vantage point, no? Dahil nasa higher ground tayo. Tunay nga pong pag nasa mataas kang posisyon, no? Higher ground, no? Makikita mo lahat. So, yan, yung pag-aaralan po natin ngayon is seeing the bigger picture. Yun po ata, yun, no? Kung tama po ang akin nabasa. So, seeing the bigger picture, no? So, sa picture po kasi, sa painting, no? Halimbawa po yung spolarium, no? Napakalaki po ng spolarium, no? Pag sobrang lapit mo sa picture, yung makikita mo lang is very little, no? Kung ano lang yung sakop ng peripheral vision mo dito lang, pero yung dito lang, yung makikita mo lang is napakaliit. Pero pag na lumayo ka at nasa mataas kang, nasa higher ground ka, yan. So makikita mo buo yung picture, no? Lahat ng detalye, makikita mo kung yung ano yung nakalagay doon sa corner, kung saan yung pirma ni Juan Luna, no? Makikita mo lahat. Kaya yan, we are seeing the bigger picture now, no? Dahil sa mga napag-aralan nating ngayong year na to, tunay nga pong yung sinasabi sa Biblia na God is with us is tunay nga pong napakasarap sa pakiramdam at sa ating mga puso na tunay nga pong si Jesus ay nasa atin na at nothing can separate us from the love of God. At tunay nga pong as we grow closer to 2024, alam ko po na dadalhin natin, no? Lahat ng mga pinag-aralan natin, lahat ng mga yan, yung gifts of the Holy Spirit, patuloy nating gagamitin yan. At tunay nga pong yung napag-aralan natin, we are standing on higher ground, is talagang makiklaim natin at magagamit natin, no? Hindi lang natin sa isip, no? I'm standing on higher ground. But magagamit natin, no? Sa in our daily life, no? So tunay nga pong, I know you are ready. Kaya tayo pong lahat ay tumayo and let us praise our one true God. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Lord, you are good. Hallelujah. Now praise. Lord Jesus, hallelujah. We'll sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. Praise you, Lord Jesus. Oh Lord, you are good and your mercy enduring forever. And people from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. And hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Praise you, Lord Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Praise you, Lord Jesus. Lord, you are good.
Oh Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. And hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Praise the Lord. We worship you, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. And all the time, and all the time, you are good. Yes, you are good, oh God, hallelujah. All the time, you are good. Oh, you are good. All the time, and all the time, you are good. And all the time, you are good. Praise the Lord, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tribe, from generation to generation, shout for his goodness and his mercy, let us praise him now. Every knee shall bow, every tongue proclaim, giving glory to him. He's the Lord, say, he's the Lord over everything, and let all of creation proclaim, he is. Oh. And let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the people dance. Our Savior and Redeemer, we will lift our hands. He's the Lord of lords and the King of kings. Hallelujah. He is the Lord, say. He's the Lord over everything. And let all of creation. Almighty.
dance to our Savior and Redeemer. We will lift our hands. He's the Lord of Lords, He's the King of Kings. Hallelujah. Cause He is the Lord, say. He's the Lord over everything. And let all the Lord over everything, and let all of creation, cause He is the Lord, say, He's the Lord over everything, and let all of creation, almighty, woo! Almighty, incredible, amazing, supernatural, truly, Lord God, that You are enough in our lives. No one could ever satisfy us, Lord. Hallelujah. Your love, Your grace, Lord, and Your goodness is beyond enough, Lord God. We have everything we need because we have You, Jesus. Thank you.
Hallelujah, Lord God. Let us give our thanksgiving to God. Let us give our praises unto Him. Oh, hallelujah, Lord God. You are more than enough for us, Father God. Sapat na, O Diyos, ang ginawa mo sa buhay namin. Nagkaroon kami, Panginoon, ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyo. Tunay na kagalakan. Dahil, Father God, nakita po namin ang tunay na pinakamahalaga sa buhay namin. At iyon ang makilala ka sa buhay namin. At iyon ang magkaroon kami ng relasyon sa inyo. Magkaroon kami ng malalim na ugnayan sa inyo. Magkaroon kami ng malalim na pag-unawa kung gaano kalawak, kung gaano kalalim ang pag-ibig mo sa amin. Lord, salamat po, Father God. Ikaw ang buhay namin, O Diyos. Kayo po ang kahulugan ng buhay. Dahil, Father God, nagkaroon kami ng magandang kalalagayan sa inyong harapan. Kaya, O Lord God, sapat na ang ginawa mo sa buhay namin upang kami ay magpasalamat, upang maitaas namin ang aming mga kamay sa umagang ito, upang maibagay namin ang aming mga papuri, pasasalamat, parangal sa inyo, O Diyos, dahil, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay namin. Sapat na, O God, ipinadama mo ang pag-ibig mo. Sapat na na ipinigay ng aming Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Ipinigay niya ang pinaka-the best ang kanyang buhay para sa amin. Nang sa gayon, O Lord God, mamuhay kami nang may buhay na ganap at kasiya-siya. Namumuhay kami na puno ng pag-asa. Namumuhay kami, O Diyos, na puno ng kapayapaan, kagalakan, kakontentuhan sa aming mga buhay, kapanatagan sa aming mga buhay. Dahil alam po namin, Father God, Ikaw ang tagumpay ng buhay namin. Dahil alam po namin, O Diyos, nakatitiyak kami sa bawat bukas namin. Nakatitiyak kami sa bawat hakbang namin. Dahil, Father God, inihanda mo na, O Lord God, inihanda mo na ang magandang buhay namin, O Lord God. At iyon, through our relationship with Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. Maraming marami pong salamat sa dakilang himala na ginawa mo sa buhay namin. Dahil Ikaw ang naranasan namin sa buhay namin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We give You the highest praise and the highest adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, good morning po, aking mga kapatid sa Panginoon. Ayan, no? Ang saya-saya talaga ng Sunday sa ating mga Kristiyano, no? Kasi makikita natin ang ating mga kapatid. At para sa ating pong announcement ito, huwag nating kalimutan. Baka hindi nyo pa natik ang inyong mga calendars, no? Ito po yung Christmas Eve worship celebration natin. Ito po eksakto Sunday. So wala po sa umaga, kundi meron po tayo sa hapon. 4:30 po. Yan. I-remind natin ang ating katabi. 4:30 tayo sa December 24. Yan. Sino pong hindi nagsabi sa katabi niya? Okay. Yan po, no? So wag po nating kalimutan. At the same time, yung pong December 31, Sunday din yan, so 4:30
PM din po. Ayan. Sabihin natin uli sa ating katabi, kapatid, December 31, 4:30 tayo. Ayan. At siyempre, huwag nating kalimutan ito, makakasama natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga local churches natin. Ito ay sa inyo manggagaling, December 20, 27 yata eh. 28, 29, at December 30. Ayan, magkita-kita po tayo, kita-kits tayo dito sa Vista Verde Resort. Malapit sa Marquee Mall lang yan, no? So, huwag nating kalimutan din na dadalo tayo sa ating conference. Ito ay madalang lamang, minsan isang taon, kaya kailangan po, no, paghandaan natin yan. So, yan, mga kapatid ko, meron lang akong isang konting kwento. Merong isang beauty pageant at merong Q&A. Alam naman natin, mame-measure daw ang galing ng isang beauty queen, hindi lang sa physical, kundi sa mental ability. So, ang tanong ay ito, ano daw ang pinakamasayang gawain na ginagawa niya at bakit? Oh, isang beauty pageant, no? At ang sabi ng isang candidate ay yung pong magkaloob sa gawain ng Panginoon. O, siyempre, sasagutin niya, why? Sapagkat ito po ay tunay na gustong-gusto kong ginagawa kasi naaalala ko yung ginawa ni Kristo sa buhay ko. Sabi niya, no? So, meron siyang relasyon sa Panginoon at kilala niya ang Panginoon. Ngayon, beauty queen po ba tayo? Hindi, no? Mananampalataya tayo. Kaya yung sagot na yon, no? Ay sagot din natin. Sapagkat ang ginawa ng Diyos sa buhay natin ay malaki, mataas, no? Ibig sabihin, no one can compare, no, what the Lord has done for us, no? So sa umagang pong ito, katulad na isang beauty queen, ang pinaka-exciting na gagawin natin ay ang magkaloob sa kanyang gawain, pagkat ito ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isang napakagandang umaga na ibinigay mo sa amin. Magkakasama kami ngayon, Panginoon, sa pagpupuri, sa pasasalamat, sa pag-recognize ng ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, tunay nga na walang sino man ang makakapantay sa ginawa mo, Panginoon. Ang pag-alay mo ng iyong buhay, ang lahat ng aming mga kailangan, O Diyos, ay naroon ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, nandyan ka, O Diyos. Sino nga ba, Panginoon, ang maikukumpara sa iyo, kundi wala, Panginoon, sa mundong ito, sa labas man daigdig, Panginoon, walang maikukumpara sa ginawa mo para sa amin. Sapagkat tunay na wagas ang iyong pag-ibig sa amin. Tunay na mataas, tunay na walang kaparis ang pagmamahal mo sa inyong mga nilalang. Kaya, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami, hindi dahil nangangailangan ng church, hindi dahil nangangailangan ng gawain, Panginoon, sa lugar na ito, kundi magkakaloob kami sapagkat kinikilala namin, Panginoon, wala kami, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Tunay na sapat ka, tunay na mabuti ka, tunay na mapagmahal kang Diyos, O Lord. Kung kaya, Panginoon, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ito ay para bigyan ka ng karangalan at kapasalamatan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami ng buong galak, walang takot, walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang, O Diyos, kundi magkakaloob kami ng buong puso, buong galak, sapagkat, Panginoon, tunay na kinikilala namin anuman meron kami, O Diyos, galing sa inyo. Buhay, Panginoon, na mayroon kami galing sa inyo. Kaya lahat-lahat, Panginoon, ay galing sa inyo. Kaya sa umagang ito, marami pong salamat. Pinupuri ka namin at panuloy na dinadakila sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and
mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yan, hallelujah. So good morning po sa ating lahat. So let us all welcome Mr. Melvin Henyosa from Capayawan. Yan, invited po ni Pastora Rose Ginto. Yan, welcome po sa CFSM. So tayo po lahat ay tumayo at tayo magkama. Yan, hallelujah. Amen. Good morning po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Christ is enough. Amen. And He's more than enough. Ang sarap pong palaging i-declare, ipahayag kung sino ang Diyos. No, ng ating pong mga labi, sa ating pong mga buhay, with conviction. That truly God, He is almighty, He's incredible, amen, amazing, supernatural, powerful, wonderful, amen. Hindi nga po maubos ng ating imagination, amen, kung sino po ang ating pong Panginoon. Na kahanga-hanga po ang ating Diyos. Amen. Gusto ko pong kumanta bago ako. Amen. Kaya lang hindi po ako nakapag-practice. Music, sunod na lang. Ito walang pressure kasi walang accompaniment. Amen. Hallelujah. With all that we see and with all that we understand, with all that we heard, at kung kaano po natin kakilala ang ating Panginoon, wala po tayong masasabi. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit ako umiiyak? Praise God. Hallelujah. Gusto ko pong umabit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Pakinggan na lang po natin. Wala po akong preparation. Amen. Hallelujah. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say is you are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. You are good. You are good. I have tasted and I seen that you are good. Ulitin ko po. I have tasted of your goodness.
I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say is you are good, you are good, you are good. You are merciful to me and you meet my every need. You are good, you are good, so very, very good. I have tasted and I seen that you are good. Hallelujah. Amen. Sabi ko nga po, amen. Sa ating pong narinig na, sa ating pong tinanggap at sa ating pong kung sino po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Truly, wala po tayong masabi kundi mabuti po talaga ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Ito na po yung last topic natin for the last quarter of the year. Amen. Seeing through the lens of God. Amen. Standing on higher ground, seeing through the lens of God po natin, ang third quarter po natin. At ang last topic po natin, seeing a bigger picture. Amen. So, magtatapos na po yung taon. At still, no, we are excited, we are looking forward. Amen. Sa mga revelation pa sa kung paano po pinapahayag ng Panginoon ang kanyang ang kung sino po siya sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ginagamit po ang kanyang mga anak upang ito po ay patuloy na maipahayag. Amen. May lathala sa buhay po natin at tunay pong we truly enjoy the benefit ng ating pong relasyon, ng ating pong pagiging anak ng Diyos sa buhay po natin, sa araw-araw, tunay pong ito na po yung buhay natin kung paano po tayo nakaugnay sa ating pong Panginoon. Ito po yung kagalakan natin, ito po yung kapayapaan natin, ito po yung lahat-lahat sa buhay natin. Jesus truly is our reward. Christ is our reward. Sabi nga po ng ating inawit. Amen. And Christ is enough sa buhay po natin. He is more than enough. At tunay po ang lahat ng bagay na nasa atin, no? Jesus Christ is the source sa buhay po natin. Amen. And we are excited po syempre, no, sa ating convention, malapit na po. And we are excited po na makita ang ating pong mga kapatid. Amen. Mga kapatiran na sumakay pa ng airplane, sasakay pa lang pala ng airplane papunta po dito. Yung iba po galing ng malayong lugar. Amen. Ito po yung tinatawag kanina ng song, no, ng inawit natin, that people, no, people from every nation and tongue. Amen. Minsan nga po meron tayong mga attenders dito na foreigner, no. Amen. So yun po, no, they proclaim the goodness of God, proclaiming who is God, at tunay nga pong sa buhay po natin yun ang palagi po nating ipinapahayag. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Seeing the bigger picture or seeing a bigger picture. Ngayon pong umaga, babalikan natin ang bigger picture na nabuo po, no, ng third o ng last quarter po natin. Nakita na natin at malinaw ito sa atin dahil sa salita po ng ating Diyos. Amen. Recap po tayo. Balikan po natin yung mga naturan na ng ating pong mga kapatid o yung pong mga na-preach na. Praise God. So yung una po na topic po natin, no? Oh, okay, seeing through the lens of God, we have a clearer view of life from God's perspective. God's perspective. Amen. Nabubulol ba? Amen. So malinaw na po, no? Malinaw na ang tingin natin sa buhay that we are from God. We are for God. At tayo po ay patungo sa ating pong Panginoon. Tayo po ay nasa ating Diyos. Yun po yung malinaw na sinasabi, seeing through the lens of God, we have a clearer view of life. Amen.
At pangalawa po, seeing the world from a godly perspective. Amen. Gaano man po kasalimuot ang mundo. Amen. Ang mga anak ng Diyos, iba po yung pananaw nila sa bawat sitwasyon. Dahil po sa ating pong Panginoon, ang nakikita na po natin kung gaano kamahal ng Diyos ang mundo, kung gaano po minahal ng Diyos ang mga tao, no? At anuman pong nakapaloob dito, amen, nakikita na po natin from God's perspective, kung ano po ang pananaw ng Diyos, amen, sa mundo. Although ito po ay corrupted na, but the Lord, no, sa buhay po natin, sa buhay ng bawat isa, God restored, no, ang lahat po ng nandito sa mundo. Pangatlo po, seeing yourself as God sees you. Amen. Nakikita na po natin ngayon that God is our righteousness. Amen. Mayroon po tayong confidence na ngayon sa ating pong Diyos dahil tayo po yung kayang mga anak at tinitingnan na po natin ang ating pong mga sarili kagaya po ng pagtingin sa atin ng ating pong Panginoon. Seeing other believers as God sees them, no? Kung paano pong nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos, ganun po din natin iniibig ang ating mga kapwa mananampalataya, yung ating pong pagmamalasakit sa bawat isa. Amen. Nandun po yung pagtingin natin sa bawat isa na that we are all loved and favored by God sa ating pong Panginoon. Perspective on marriage, relationship, amen, and parenting. Now we are guided through the Word of God, no? Sabi nga po ni Pastor, walang nagturo sa atin paano maging magulang. Amen? Paano, ano yun yung ating pong mga anak. But through the Word of God, nandun po yung kapayapaan mo, amen? Despite of nakikita mo, iba yung nakikita mo sa mundo, nakikita mo sa mga usual na pamilya. Amen. Christians, ang mga anak ng Diyos will make a difference. Amen. Can make a difference dahil po sa naririnig natin sa salita na ating pong Panginoon at kung paano po tinitingnan ng Diyos ang bawat pagsasama, ang bawat pag-aasawa, relationship, na we are guided through the Word. Perspective on work career, sabi po no ng pang-anim. Amen. Nabanggit po dito ni Madam Noy, no, na kung minsan yung trabaho, ano lang, parang, ay, Lunes na naman, ay, makanini na naman, mag-obra na ako na naman. But if kung malalaman lang po natin o kung mapapractice lang po natin, no, that we are Christian, we can make a difference on our workplace, pwede po nating ipahayag, amen, pwede po nating ipahayag ang kabutihan ng ating pong Panginoon at doon po tayo nakakagawa ng ano eh, yung hindi mo lang titingnan yung trabaho mo na trabaho lang, no? Yung pong ma-excite ka lagi na pumasok, ma-excite ka lagi na i-meet ang employer mo o kung sino man po yung boss mo, tas yung mga kapwa employee mo. Kasi po, tangan-tangan mo eh, dala-dala mo kung sino ka sa ating pong Panginoon. And you can share. Amen? Sana ba tayo? Perspective on money and wealth, no? Yan. Pwede po nating balik-balikan ng mga yan sa ating pong mga recorded video, amen, ng ating pong mga preachings. So, God, no? Ang ating pong Panginoon, God has given us the ability to create wealth. Ano man po yung ginagalawan po natin ngayon, amen. Yan po ay blessing ng ating Diyos sa atin ngayon at kaya nga nagbabago po eh, nagbabago yung ating mga pananaw, no? Ngayon po pag magbibigay ka, hindi na po kagaya ng dati na tinitingnan mo kung ano yung matitira. Kung magkano yung matitira. Even dati po ganun eh, no? Yung nagbiro nga po yung isang pastor. Alam nyo, hindi naman tinitingnan ng Diyos kung magkano yung ibibigay mo. Palagi po natin sinasabi. Ang totoo, tinitingnan ng Diyos kung magkano po yung matitira. Kasi po ganun tayo eh. We are always reserving for ourselves. Amen. Kasi po nag-aalala tayo. But now, seeing through the lens of God, ang money, ang wealth galing po sa ating pong Panginoon, we just give it back. Hindi man po give it back. Yung pong nandun yung pagkilala mo sa ating Diyos, kaya ka nagbibigay. Amen? Perspective on success. No? Sabi po ng ating pastor, truly that Jesus, no? Nung mayroon kang Panginoon, mayroon kang Diyos, that is already success. Amen?
Kasi He's the source eh. Hindi lang po supply ang ating pong Panginoon. No? Kung ano man pong may position, ano man pong position mayroon tayo ngayon on our, sa buhay po natin, yung mga possessions po natin, amen. In the world, yan po yung sinasabing success, amen. But in God pala, sa ating pong Diyos, having Jesus in our lives, that is already success. And that is already our contentment because Christ only is our reward. Amen. And seeing life, suffering or difficulties. Yan, yun pong pinreach ni Ma'am Jem. Ngayon po tinitingnan natin ng mayroon pong life, mayroon pong suffering, mayroon pong difficulties. Amen. But iba na po yung drive natin mga Kristiyano. Amen. Alam na po natin kung paano tingnan ang mga bagay na ito. That these are not coming from God. Amen. Hindi po ito galing sa ating pong Panginoon. Gawa po ito ng kasalanan, gawa po ito ng mundo. Amen. But Christians, nalaman po natin na bilang mga anak ng Diyos, we can stand on higher ground. We can go beyond. Amen. Sabi po ng kinanta natin, the cross before me, the world behind me. Amen. God already overtakes what is in us. Kung ano man mayroon tayo, pati yung mga problema natin, gumawa na ang Panginoon para sa atin. Amen? And seeing through the eyes of love. Amen. Yung pong pinreach ni Star Saling. Hallelujah. Napakabuti po na ating pong Panginoon. It's all about His love. Amen. Kung paano po natin ginagawa ang mga bagay-bagay, pati yung pagmamahal sa ating kapwa. Because it's all because of the love of God. Kung wala ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay, napakahirap po nating gawin ang mga bagay na hindi na nandito po sa mundo. Kung ang pagbabasehan po natin ay ang mundo, we are lost. Amen. But in Christ, sa ating pong Diyos, nakita po natin that we are on advantage. Amen. That sabi nga po no, inuulit-ulit po natin, ito nga po yung panghuli. That we are standing on higher ground. We are living in an advantage dahil po sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Pwede na po tayong umuwi. Tapos na po. Praise God! Seeing a bigger picture. Seeing a bigger picture. No, ito na po yung last natin. Sa lahat ng mga ito, sa lahat po ng nabanggit po, no? Nabanggit natin kanina. We see clearly a bigger picture. Nakikita na po ba natin yung nang malinaw, no? Ang picture ng kung sino po ang ating pong Panginoon at kung sino tayo sa kanyang harapan. Amen. We see Jesus. Amen. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang ginawa, kung sino siya sa ating pong mga buhay, it's all that we can see. Amen. Tinitingnan na natin ngayon ang mga ito using the lens of God. Yun po yung natutunan natin for the whole year, for this, no? Yung pong we are standing on higher ground. Ito nga po yung last quarter, seeing through the lens of God. Tinitingnan na natin ngayon ang mga bagay-bagay, ang mga tao sa paligid po natin, ang bawat sitwasyon. No, whether it is kaaya-aya o hindi, alam na po nating tingnan ngayon at ang pagbabasehan po natin ay ang salita na ating pong Panginoon. Amen. Every picture has a message that conveys. Kapag po nakakita tayo ng picture o kaya po painting, gusto ko pong gamitin to, no? Look at this picture. Yan. Malaki po ito. Praise God. Look at this picture. Bawat kapag po nakakita ka ng ganyan, o limbawa po, talagang painting siya, no? Ito po, tarpaulin na printed. Praise God. So, ano pong nakikita natin dyan, no? Ang bawa tao po, no? Every person, no? Sinulat ko po dito, eh. Sabi niya, a person will comment or interpret a picture or situation according to how he see and understand about it. Amen. Kapag po nakita mo yung picture, magko-comment ka dyan. O sasabihin mo, ay ang ganda. Pwede rin pong, ay ang pangit. Ne? Depende po sa komento mo, no, magko-comment ka doon sa naiintindihan mo.
Amen. Halimbawa, nakita niyo po yung picture ko. Ay, ang ganda. Amen. Amen. Pagbigyan niyo na po ako. Praise God. So, ayan po, no? Yung pong, mayroon na pong message na nandyan, kino-convey, no? Unconditional love of God. At makikita po natin, the river is flowing. Amen. Yung pong tubig, umaapaw. Amen. Flowing. Literally po, yung mga ilog po, yung mga river. Amen. Tuloy-tuloy lang po ang daloy ng tubig ng mga yan. Amen. Pero ngayon po, ngayong mga panahon na ito, medyo matagal na rin, mayroon pong mga ilog na wala ng tubig. Kapag po in this season, no? Limbawa po, kami ng GE namin, minsan namamasyal po kami sa Pangasinan. Sa Pangasinan po, yung mga river na malapit-lapit sa mga bahay-bahay, nawawalan po ng tubig yan. Magkakaroon po ng tubig yan kapag dumating na yung burr, no? September, October, November, December. Yan. Kapag pupunta ka po ng mga falls, ng mga ano, yan, may mga tubig na po yung ganon. Pero, literally, yung pong mga river, hindi po talaga nawawalan ng tubig yan. Daloy lang ng daloy ang tubig ng mga yan. Amen. Kagaya po ng pag-ibig na ating pong Panginoon. In season and out of season, dadaloy, dumadaloy ang pag-ibig po ng Diyos sa tao. Amen. Sa mundo, no? Sa mga anak ng Diyos, pati sa mga hindi pa anak ng Diyos, na hindi pa kumikilala sa Kanya. Kasi nga po, amen, mahal tayo ng ating pong Panginoon. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Eh, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig. Kaya dumadaloy ang tubig, dumadaloy ang ulan, pumapatak yung ulan, kahit saan. Amen? Dahil po, ganun yung biyaya ng Diyos eh. No? Hindi lang po dahil tayo kinikilala po natin yan. Amen? Tayo, kasi naririnig na po natin yan. Pero ang hindi po alam ng mga hindi pa mananampalataya, yung grace, no? Yung biyaya ng Diyos, nandyan po sa kanila. Wala lang po silang gagawin kundi tanggapin ito. Amen. It's like ito pong river na flowing, no? Flowing, the river is flowing and flowing, no? In season and out of season, yan po ay dadaloy. Kagaya po ng pag-ibig ng ating Diyos na hindi po nagbabago. Magpo-flow lang po nang magpo-flow yan. Amen. Ang gagawin lang po natin is to experience it, no? Accept, no? Yun po yung ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, yun po, no? A person will comment or interpret according to what he sees and understand about kung ano po yung nakita niya. Ganon din po sa atin, no? Ini-interpret na po natin ngayon o yung bawat sitwasyon o yung mga tao, no, ang mga bagay na nakapaloob po sa mundo using the lens of God, kung paano po tinitingnan ng Diyos ang mga ito, yun po yung ginagamit na po natin ngayon. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya po, i-interpret po natin ang bagay o yung isang tao, i-interpret po natin yung bawat sitwasyon according dun sa naiintindihan po natin. Dati, kapag po nakakita ka ng sitwasyon na negatibo o taong ganito, hindi ka aya-aya. Kung ano yung nakita mo, yun na lang yung sasabihin mo. Ay, hindi na magbabago yan. Ay, hindi na magbabago yung sitwasyon mo. Ay, ganito ka na lang. Amen? Kasi yun ang naiintindihan natin dati. Naiintindihan po natin dati. At ganun po natin sinasabi ang sitwasyon. Amen? Kagaya po ng mga tao sa paligid po natin. Ayun, siguro... Alam niya sigurong pag-asa yung tao ngayon. But now, amen, ang mga picture o yung picture na nakikita po natin, yung sitwasyon o yung mga tao na nakikita po natin, amen, gamit po natin ang kung paano po tinitingnan ng Diyos ang mga taong ito. Amen. Kagaya natin, biniyayaan tayo ng ating Panginoon. Kagaya natin, minahal po tayo ng ating Diyos. Kagaya natin, ang bawat sitwasyon ay napagtagumpayan po natin at mapapagtagumpayan pa because of God, because of Christ, that we are walking from victory to victory. Ganun na po ngayon yung heart natin, yung motivation natin. Amen? Salamat po sa salita na ating Panginoon na patuloy pong
nagpapalawak o nagre-renew no ng ating pong mga kaisipan. Amen. Without the word, kung hindi po sa salita ng ating pong Panginoon na patuloy po natin naririnig. Amen. Ako po personally no na-appreciate ko po yung parang usual na naririnig muna pero kapag ito po ay palagi mong mine-meditate, iniisip mo no that biruin mo that you are favored, you are righteous no because of Christ. Kapag yan ang palagi mong mine-meditate from the word of God, amen, wala pong dahilan para po malugmok ka. Amen. And wala pong dahilan para tumigil ka. Amen. Na hindi ka po mapipigilan na magpasalamat at makita po ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Praise God. So, tayo po ay nasa mundo na nakapaloob ang mga bagay no, at mga sitwasyon. And we Christians, sabi ko nga po kanina, iba na po yung drive natin. Wala po tayo sa wrong turn. We are on the right turn because of Christ. Amen. Yun na po yung buhay natin. We are on the right track. Tayo po ay nasa mabuting mga kamay at sa kamay po ng ating pong Panginoon. But ito po yung sitwasyon no ng mundo. Basahin po natin ang Proverbs 14:12. Sabi po ng Proverbs 14:12 no, New Living, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yan, so sa mga Kawikaan 14:12 po yan. So ang tao po, likas na mapamaraan. Amen. Para-paraan po yung tao. Amen. So mayroon po siyang palaging paraan. Mayroon po siyang palaging iniisip na paraan para po mabuhay siya sa mundong ito. Literally, alam ng mali ang kanyang daan, no? Alam na po yung alam ng mali o yung kanya pong ginagawa, pero pinipilit pa rin, no? Sasabihin niya, malay mo, tama. Para pong tumataya ka, no? Malay mo, tumama ka. No? Para pong ganon, parang hindi naman po lahat, pero karamihan po sa tao, ito po yung pamamaraan nila. Amen. Sabi niya, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. No? May mga daan, no? Akala ng tao matuwid, akala ng tao tama. Amen. Pero kamatayan ang dulo nito o kapahamakan po ang dulo nito. Tingnan po natin yung Israelites, no? Ang mga Israel, nagkanya-kanya po sila ng lakad. Amen. So, nasundan po natin yung kwento, no, ng bansang Israel. Amen. Kung paano pong from Abraham, in the time of Abraham, nakita po natin, sila po yung bansang pinili. Sila yung pinili ng ating Diyos, chosen nation, no? At sabi ng ating pong Panginoon, they will be my people and they will be my I will be their God, sabi po ng ating pong Diyos. So po, yun po yung tipan ng ating pong Panginoon sa bansang Israel. But nagkanya-kanya po sila ng lakad hanggang sila'y magkalat sa iba't ibang bansa, no? Mabihag, maalipin sila ng maraming bansa. They lost their identity, no? Yung pong sila bilang pinili ng Diyos, nawala po 'yun sa kanila. Amen. Pinili po nila yung mga daan na akala po nila tama. Do? Pinili po nila yung mga iniisip po nilang kaparaanan. Na akala po nila tama, no? So yun po yung sinasabi sa Proverbs 14:12. Sila'y bansang tinawag ng Diyos, nakalimutan po nila yun, no? They lost it. Pinili sila ng Diyos at may tipan ng Diyos para po sa kanila. Amen. At nakita po natin sila po ay nagkanya-kanya ng lakad. Sabi rin po sa Kawikaan 12:15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Sabi po, no? Every people, sabi nga po kanina, may kanya-kanya po silang paraan o may kanya-kanya pong daan na sinusundan, no? At nakikita po nila o naiisip po nila, ito po yung tama. Pero, sabi po ni Solomon sa kanya pong nabanggit, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. No?
A man who is wise, no, siya po ay tumatanggap ng counsel, tumatanggap po ng payo. Amen. At ang sinasabi pong counsel dito, yung counsel na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. And we Christians, we are aware at tayo po ay ito po yung pina-practice po natin. Ito po yung palagi po nating naririnig, no, from our GEs, no, sa salita po ng ating Diyos. Ang sinisik po natin o hinahanap po natin yung counsel na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. Mayroon po tayong mga pamamaraan. Mayroon po tayong mga ginagawang daan sa buhay po natin. Ito yung gagawin ko para umasenso ako. Magsisipag ako, ganito, ganyan, ganyan. But it's not enough. Hindi ka pa rin po kontento. Amen. Nagiging ganap lamang po ang lahat dahil po sa ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon. Hindi po extreme to, no? Ito po yung kinikilala po nating solusyon sa buhay po natin. Wala pong ibang solusyon para po ang tao makita niya ang kagandahan ng buhay, kundi yung magkaroon siya ng relasyon sa ating Diyos. Kasi po ang Panginoon, hindi lang yung kailangan mo, no? Na material, na financial, na pantawid mo sa mundong ito. Hindi po. No, the wisdom and everything, lahat ng kailangan mo, binigay na po ng ating Diyos. Gumawa na ang Panginoon para sa atin. Kaya po, hindi mo na ipipilit yung pamamaraan mo bilang tao, no? So yung world, yung mundo, ganito po yung sinasabi niya, no? Meron siyang mga daan, meron siyang pamamaraan. Pero ikaw, bilang pong anak ng Diyos, ikaw yung handang laging tumanggap ng payo, no? No? Taong may unawa, may pang-unawa sa sinasabi po na ating pong Panginoon. Kaya nga po eh, no, through the word of God, yung pong pang-unawa natin, yung unawa po natin, binabago po ng ating pong Panginoon. At malaki na po ang progress po natin, no, sa salita ng ating pong Diyos. Nakikita po natin yan sa buhay po natin. Nag-iiba na po yung testimony natin, nag-iiba na po yung salita natin. Amen. Because of the word of God, doon tinatanggap mong salita na ating pong Panginoon na naririnig mo at tinatanggap mo, no? Sa bawat pangangaral na naririnig po natin o sa bawat sharing ng bawat isa. Amen. So nag-iiba ang ating tingin at pananaw dahil sa ating pagkaunawa sa salita ng ating Diyos. Amen. Nag-iiba ang ating pong mga pananaw dahil sa ating pong, sa salita po ng ating pong Panginoon. Tama po ba? Amen? Hallelujah. Sabi rin po sa Psalm 103 verse 7. Sabi ko po kanina, no, ang bansang Israel po ay nagkanya-kanya ng lakad. Same thing sa atin, may kanya-kanya po tayong lakad dati. Amen. Dito po sa Psalm 103 verse 7, sabi po dito, He revealed this character to Moses and his deeds to the people of Israel. So, sundan lang po natin, no, yung ating pong sinasabi. Nagkalat po ang bansang Israel, sila po ay nawala sa ating pong Panginoon. They lost their identity. Nakalimutan po nila na sila po ay pinili ng Diyos. Na sila po ay favored. Na sila po ay mga anak ng Diyos. Amen. At nakita po natin, nabiyag po sila ng iba't ibang bansa. No? Naging alipin ng iba't ibang mga bansa. Nagkalat po sila sa iba't ibang mga bansa. And one of them, na bansa pong sumakop sa kanila ay ang bansang Ehipto, bansang Egypt. Amen? So, alam na po natin yan, no? Ang bansang Israel ay sinakop ng bansang Egypt. Now, nandito po si Moses, ginamit po siya ng ating pong Panginoon. In Psalm 103, He revealed Himself to Moses. God revealed Himself to Moses. No, God reveals His character. God gave His word. No? Yung commandment po ng ating pong Panginoon, ang kanya pong salita, ipinakita niya po kay Moses. He gave his promise to Israel. Sabi po ng ating pong Panginoon, palalayain ko ang aking mga anak, sabi niya. At si Moses po yung gagamitin. And in Mount Sinai, nakita po natin,
na kinausap po ng Diyos si Moses. Ipinakita po ng Panginoon kung sino po siya kay Moses, no? Ne? I am who I am, sabi po na ating pong Panginoon sa kanya. Ako ang Diyos na tumawag sa bansang Israel. Ako ang Diyos na pumili sa bansang Israel. Ako ang Diyos na magpapalaya sa Israel. Bagamat sila'y tumalikod, bagamat sila'y kinalimutan nila ang ating pong Panginoon. Now, eto po, no? Sila po ay igagather muli, no? Kahit nagkanya-kanya po sila ng lakad, gagawing matuwid ng Diyos ang kanila pong mga lakad, no? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. So, sa atin po, nakilala po natin ang ating pong Panginoon at alam po natin po yung kanyang mga daan, yung kanya pong mga ways, no? Yung pong mga daan ng ating pong Panginoon through His Word. At isang tayo po ngayon ay sa tingin ng ating pong Panginoon, tayo po ay mga anak niya na mayroon na pong pagkaunawa sa kanya pong mga salita. That our ways, no, yung pong mga daan po natin dati, nakita po natin hindi yun ang daan ng Panginoon. At yung pong ating kaisipan na hindi kaisipan ng Diyos. But now we are united. Sa ating pong pagkakilala sa Diyos, sabi nga po ng kanyang mga salita, no, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Kasi po ibang ating pong Panginoon. But now natuwid po yung ating pong mga daan. We are children of God. Nakikinig po tayo ng kanyang mga salita. We accepted na tayo po ay pinabora na ating pong Panginoon, biniyayaan ng ating Diyos. Now, precept upon precept, nalalaman po natin ang salita ng ating pong Panginoon, yung mga daan ng ating Diyos, yung kanya pong mga salita. Ito po yung buhay po natin ngayon. Nandun na po tayo sa punto ngayon na kung ano ang kaisipan ng Diyos, yun po yung nagiging kaisipan natin. Kung ano po yung mga daan ng ating pong Panginoon, yun po yung mga kaparaanan po natin. Sabi ko nga po, hindi po ito extreme. Ito po yung sinasabi ng Diyos. That now we are united in the Spirit, we are united in Christ. Kung sino po ang ating pong Panginoon, as He is, so are we. Yun po yung palagi nating sinasabi at palagi pong idinideklara na ating pong mga labi. Because that is the truth. At yun, kung yun po yung ibinubuhay po natin, yun yung palagi nating in-exercise sa buhay po natin. Amen. We see clearly a bigger picture. We see Jesus, who He is. Amen. At kung sino po tayo sa Kanyang harapan. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. So, ang bansang Israel, nawala po sila sa picture. Amen. Doon po sa ginuhit ng Diyos sa kanila. Doon po sa paraan ng Diyos para sa kanila. Nawala po sila. Amen. Pero binalik sila na ating pong Panginoon. Sabi nga po sa Psalms, no, even in Psalm 103, ginather po sila from different places. Tinawag po sila ulit na ating pong Panginoon. Anak, I am your God. No? I am your God who ako ang nagpalaya sa inyo. Ako ang nagbigay ng buhay sa inyo. Ako ito, no? Ako isang Diyos na mahabagin, ako isang Diyos na hindi nagagalit o hindi madaling magalit. Amen. Now, sa salita po ng ating pong Panginoon, alam po natin that God is no longer angry with us. Hindi na po galit ang ating pong Panginoon sa atin. Bilang pong kanyang mga anak, grabe, package na po yung tinanggap po natin. Amen. Kung paanong tayong mga magulang, wala po tayong iniisip kundi po yung kapakanan ng ating pong mga anak. In Matthew, no? How much more your Father in heaven? Kung ikaw na magulang, hindi ka magbibigay ng hahas sa iyong anak. How much more your God? Amen. So nawala po sa picture ang bansang Israel, pero binalik sila na ating pong Panginoon through Moses. God revealed His character sa buhay po natin. At every day in our lives, no? Kaya nga po, palagi nating ini-encourage na sa mga group empowerment po natin. Amen. Kailangan po natin tong mga to. Amen. Empowering each other, no? Mag-empower po tayo sa bawat isa. So God revealed Himself through Moses, His wonderful acts in behalf of the children of Israel.
no, in behalf of the children of Israel are so many proofs of His mercy, power, goodness, and so many reasons why we should not trust in Him, no? Tayo po, bakit hindi po tayo magtitiwala sa Kanya? Inireveal na po na ating pong Panginoon ang Kanya pong buhay sa atin. Amen. Ito man po yung, kahit po ito pa lamang yung naaabot ng ating pananampalataya. Amen. Ang Diyos po, ang Siya pong nagpapaging ganap sa buhay po natin. At sinabi niya rin po sa Isaiah 58:11 to 12. Ito po, no, yung mga, kasi hanggang sa panahon po ni na Isaiah, yan tuloy-tuloy po yung pagsuway ng bansang Israel, pero tuloy-tuloy rin po ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi po sila iniiwan ng ating pong Panginoon, kahit na po sila po ay pasaway. Amen? Sabi niya po, Isaiah 58:11 to 12, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Amen? Biruin niyo po yun. Hindi ka daw po matutuyo. Kahit na po, matanda ka na. Amen. You are still flowing, no? Sa pag-ibig po na ating pong Panginoon. You are still mararanasan mo yung abundance, no? Yung source mo ang ating pong Panginoon. Sabi niya, makikilala kayo, muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Amen. Literally po nangyari yan sa bansang Israel, no? Ibinalik muli yung kanilang bansa, ibinalik muli yung kanilang mga muog na itayong muli, no? At nakita po nila na ang tanging tanggulan po nila, na ang tanging pwedeng pagtaguan po nila at pagmulan ng lahat sa buhay po nila ay ang ating pong Panginoon. Amen. Hindi sila iniwan kailanman ng ating pong Diyos. And in Isaiah 43:5-6, sabi niya po sa kanila, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sabi po, no? And in 6, sabi niya po, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. So yun po yung buhay, no? Naging buhay ng bansang Israel. Naging merciful, naging mabiyaya ang ating pong Diyos sa kanila. Hindi po sila iniwan ng ating pong Panginoon. No, hanggang sa atin, hanggang sa nakilala po natin ang ating Diyos, tayong pong mga hentil, no? Tayong dating wala namang ugnayan sa ating pong Diyos. Na ngayon po, sama-sama po nating ipinoproklama o ipinapahayag kung sino na po ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. And we are rejoicing, no? Sinasabi po ni Pablo, sabi niya, whatever the situation, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. And we have all the reasons to rejoice. Not because mayroon tayong ganito, not because wala tayong ganito, hindi po, no? Because we have Christ. Amen? At yun po yung daan, no? Yung picture na gustong makita sa atin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Balikan po natin, no? Psalm 103:1-13. Nung pong tinipon na sila ng ating pong Panginoon, ito po yung naging papuri nila sa Diyos, no? Psalm 103:1-13, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aking may sipagpuri sa Kanya. Puruin mo sa tuwi na ang banal na ngalan Niya, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti Niyang gawa. Verse 3, ang lahat kong kasalanay Siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot Niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig Niya't habag. Si Yahweh ay umahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Mga plano niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig,
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa mga may takot sa Kanya. 13. Wala na. Amen. Praise God. So, doon po sa 103 verse 7, nireveal po ng Panginoon ang kanya pong sarili kay Moses sa bansang Israel. At nakita po yun ng bansang Israel kung gaano po sila kinalinga na ating pong Panginoon. Kaya nga po nabanggit no, ng mga awit na ito, no? Siyempre po siya po ay nasaksihan niya kung sino po ang Panginoon, no? Kaya dito po nabuo yung kantang, Bless the Lord, O my soul. No? And all that is within me, bless His holy name. Ne? So, sabi ko nga po, kapag po nagkaroon ka ng ugnayan sa ating Diyos, nakilala mo siya, no? Kung sino siya sa ating pong mga buhay, ito na lang po yung masasabi mo. Napakabuti ng Diyos. Bless the Lord, O my soul. No? And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. Yun po yung bukal na ng iyong puso. Kagaya po ng sinabi natin kanina, ang bubukal sa ating pong mga puso ay kung gaano kabuti ang ating Diyos. Ang bubukal sa ating mga puso at ipapahayag po natin sa paligid po natin sa ating pong sa mga taong nakapaligid sa atin kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. Kasi yun na po yung ipinahayag ng Diyos sa atin. Yun po yung tinanggap po natin at nararanasan po natin yung benepisyo ng mga ito. Amen? Yung mga benepisyo na hindi yung daan mo ang sinusunod mo, kundi yung pamamaraan, yung daan na ating pong Panginoon, yung kaisipan ng Diyos, no, na naipahayag na sa atin. At ito po yung buhay na nasa atin ngayon. Amen? Ang buhay na nakaugnay sa ating pong Diyos. Napakabuti ng Diyos sa bansang Israel at yun po'y nakita rin naman nila. Nakita po nila, bagamat yung cycle ng buhay nila paulit-ulit, but God, hindi po nagbago. Nagbabago ang tao, umaalis ang tao. Pero ang Diyos kailanman, hindi po nagbago ang kanya pong pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang kanya pong mga salita hindi magbabago. Lahat ay lilipas, sabi nga po ng Isaiah, no? Ang lahat ay lilipas, ang lahat ay maglalaho. Ang mananatili lamang ay ang salita ng ating pong Panginoon. At alam mo kung anong sinabi ng Diyos sa'yo, yun po yung mananatili. The promises of God, ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanya pong mga pangako, sila po yung mananatili sa ating pong mga buhay. Amen? In Philippians 3, sabi po ni Apostle Pablo, sabi po niya, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. Sabi po niya, no? But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. But we must hold on to the progress we have already made. Amen. Ulitin po natin yung sabay-sabay yung verse 16. But we must hold on to the progress we have already made. Amen. Hallelujah. Sabi po ni Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang lahat at hindi rin sa ako'y ganap na. Sabi po niya, no? Pero nandun po yung sabi niya, nandun yung pagsisikap niya. Amen. Kasi po yung ang salita po ng Panginoon ang mag-motivate sa atin kung paano po natin
hindi po human effort eh, no? Ang pag-ibig ng Diyos ang magtutulak sa iyo kung paano mo pagsisikapan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen. Ang tao naturally magsisikap siya sa buhay niya, no? Para makapag-provide siya, para po ganito yung magawa niya, makaroon siya ng ganito. Amen. Pero pinagsisikapan po din ng mas maigi kung ano po yung sa Panginoon. Amen. At yun, ako, naniniwala po ako, no, according to the word of God na rin, yun po yung pinaka point ng buhay po natin. Sabi nga po ni Apostle Pablo, kung hindi ganito ang inyong pananaw, ipapaliwanag ito, ipauunawa ito sa inyo ng Diyos. Paano ito ipauunawa po ng ating pong Panginoon? By hearing and hearing the word of God. Na hindi po tayo titigil sa mga daan ng Diyos, sa mga kaisipan na nasa ating pong Panginoon through His Word, hindi po tayo titigil. Amen. Hearing and hearing the Word of God, patuloy lang po tayo sa pananampalataya, patuloy tayo sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Sabi po ni Pablo, kung hindi man ganito ang inyong kaisipan, ang Diyos ang magpapaunawa sa inyo. Ito yung sasabihin ng Diyos kung paano. Sabi niya, let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. Amen. Kaya po, ito yung buhay na natin. Amen. Buhay na nakaugnay sa atin pong Diyos. We press on toward the mark. We press on toward the goal ng pagkatawag po sa atin na ating pong Panginoon. And we are on the right path. We are on the right turn. We are on the right track sa buhay po natin ng sa ating pong Panginoon. Nandyan po ang Diyos. He is, siya po yung, we are covered, no? Ang ating pong Panginoon sa harap natin, no? Sa nakalipas po natin, no? Hindi po nagkulang ang ating pong Panginoon. Bagamat kailangan na po nating kalimutan ang ating pong nakaraan. Amen. Whether doon sa sinasabi ni Apostle Pablo, kinakalimutan ko ang aking nakaraan at sinisikap na makamtan kung anong nasa hinaharap. Lahat po ng nasa likod niya, lahat ng nasa nakaraan niya, whether it is positive or negative, whether ito po ay, kasi po si Pablo, mayaman, nagkapag-aral, no? Lahat po yan kinalimutan niya. Bagamat kailangan na po nating kalimutan ang ating pong nakaraan, eto, press on toward the goal. At yun po, yung tayo po ay nasa Panginoon na at magpapatuloy po tayo sa ating Diyos. Amen. And we see clearly yung bigger picture. Amen. At nakikita po natin doon kung sino ang ating pong Panginoon. Clearly, sa bigger picture, ang Diyos po, it's all about Christ. It's all about what He has done. It's all about His love. Doon lang po tayo makakapagpatuloy at patuloy na makikita po natin ang ating buhay. Amen. We hold on to the progress we have already made. We have progress in the Word of God. Amen. Through the Word of God, we have progress. Progressively, tayo po ay pinapalago na ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. And nakita na po natin, no? Ulit-ulitin naman po natin ang mga bagay na to. Ang Diyos po ang siyang patuloy nating makikita sa isang picture na to na nakita na po natin. Alam na po natin yung ending. Alam na po natin yung kinahinatnan ng buhay po natin, no, na nakaugnay sa ating pong Diyos. Balaan po rin itong Manalbeng film ng Fernando po, ne? Itong Manalbeya po itang metong, ngunit usually po hindi man mamamatay Fernando na yan, kita pong ending ng film. Kaya ba't po, one time metaya yata. Megwalaya po itang fan. Pwede. Kailangan mabihay Fernando, sabi na po niya. Amen. So, we see already, no? Nakita na po natin, using the lens of God, nakita na po natin yung ating pong yung buhay na natin na nakaugnay sa ating pong Panginoon. At patuloy lang po tayo sa bagay na ito. Christ truly is our reward. Amen. Music, please.
Hallelujah. Amen. Christ is our perfection. Christ is our reward. No? Yung mga imagination po natin ngayon, nag-iiba na. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless your name. Christ is my reward. Hallelujah. And all of my devotion. Yes. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Tumayo po tayong lahat. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough. Christ is, yes, enough for me. Thank you, Lord. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Palakpakan natin, Panginoon. Pwede po tayo makupo. Pwede yung pakilakas yung mga dura. Pwede lang, magdagdag lang po ko ng mga nabangit ni Sir Irene. At salamat, Sir Irene, sa inyong pamilya na kung saan ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. At tuloy nga po na ginagamit ng Panginoon about sa atin, babautisa. Amen po ba? So, tunay na pinapakita ng Diyos ang ating bigger picture. At nais po magbigay ng additional seeing the big picture of God in our lives. Okay? Hello, nakikinig po kayo? Amen. Yung mga nasa likod. Hello? Sige, shout, yes! Ayan. Sige, puri ng Panginoon. At tunay na ang original plan of God, the human being will live forever in this world. No? That is the original plan of God na ang tao ay mabuhay sa mundo ito ng forever. Yan ang plan ng Diyos na kung saan ibinigay ng Diyos ang lupa para sa atin lahat. Ang earth, no? Pero ang nangyari, ang tao ay dahil mayroon siyang will, ay mas pinili niya ang tree of knowledge, good and evil. Instead, piliin niya ang tree of life. Okay? Ang pinili niya ay tree of good and knowledge. Kaya, ang original plan of God ay nawala dahil sa mas ginusto ng tao na siya'y mabuhay, kung mabuhay ng kanyang sarili at hindi iwalay sa Diyos. Pero ang Diyos ang siya gumawa na paraan para tayo po ay may restore sa ganung kalagayan na ibalik ang original. That is the original plan of God na sira ng tao sa magitan ng Satanas. No? Hindi Lucifer, Satanas. Nang tao rin ang siyang gumawa kay Satanas. Hindi ang Diyos. Okay? Hello? Okay. So, ibabalik ng Diyos yan.
Kaya we will live forever in this world. Pero meron tayong tinatawag na rapture. Rapture, okay? At ang rapture ay ialis muna tayo ngayon. Kaya dito, for the meantime, at ililisin niya ang earth like Noah's to save humanity. Kaya anumang bagay sa Bible, walang kahatulan ang Diyos, walang judgment, kundi because of His love to humanity, kaya lilisin niya, alisin niya lahat ng masama sa mundo ito. Okay? So that is the motive of God. Wala siyang judgmental, wala siyang condemnation. Wala siyang kahatulan. That is the nature of God. Okay? Di siya naparito para parusahan ang masama, kundi para iligtas ang kasangkatauhan. Do you understand? Nauro po natin? Hello? That is the plan of God. So, enough ang Panginoon kung sino siya na siya italutuloy na siya ay mabuti. Sabi mo sa tabi mo, mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Sige, sabi mo sa tabi mo, tapat ang Diyos. Mabagmahal ang Diyos. Okay. Okay? Okay? So ngayon, ibabalik yon sa atin. Kaya siyang gumawa na para. Kaya huwag tayong mangamba, sabi ng John 14. Huwag tayong mangamba. Kaya anuman bagay na nangyari dito, don't be troubled. Verse 2, siya, sabi niya, God prepare a mansion. Dahil naganda siya ng mansion para sa atin. Alam niyo, ang heaven ay hindi po materialistic. Hindi siya materialistic. Kung misa, hindi rin siya brati ng heaven. Sa heaven, mayroon kang masyo. Sa heaven, may ginto. hindi po ganun ang heaven. Ang masyo dito ay home. Naganda siya ng bahay para sa atin. And that is the original plan of God. Kaya nga, John 14, 17 na tayo. 17, yes. John 14, 17. O 19. Naparito siya para sa nam. Ang Holy Spirit ay magdual sa atin. Magdual sa ating mga puso. And that is our home. He will dwell in us. And we will abide in Him. Kaya yan ang sinasabi ng John 15. That's the plan of God. At yun ang original plan niya ay yung ang Panginoon, ang home niya, ang mansion na inianda niya, ay yung tayo po ay manahan sa Kanya at siya ay nananahan sa atin. Okay? Di ba nababasa gano'n? Na mananahan sa atin ang Panginoon at mananahan tayo sa Kanya. And that is the mansion. That is the home. Yan ang mansion at yan ang hindi ba tinilal ang heaven? That is not enough, kundi Christ is our home and Christ is more than enough in our lives. Meron pa ako natin, Panginoon, is our home. Kaya kapatid, ikaw ngayon, tayo lahat ay lasapin na natin ang bahay na sa ating mga buhay, ang mansyon, ang ginto na sa ating mga buhay. No? More than gold ang siyang nasa ating mga buhay. Hindi man ito kumpleto pa dahil sabi nga ng 2 Peter 3:9 kung saan ay niintay pa niya na mga tao ay mabalik loob sa kanya. Kaya ang ngayon ay binibigyan pa ng enough time ang mga tao na sila po ay makatanggap din ng bahay sa lambang buhay. Kaya ang tao ay pupunta ng impyerno ay dahil sila'y sumunod kay Satanas. Ang hell ay para kay Satanas, ay hindi para sa tao, kundi ang tao ay para sa Diyos. That is the pleasure of God. Yan ang kasiyahan ng Diyos. Kaya ayaw ni isa ay mapahamak. Okay? Kaya kapatid,
Sabi nga ng Luke 12:32, it is His pleasure na ibigay niya ang kaharian sa atin. And it's the kingdom of heaven ay nasa atin na, sa ating mga buhay. Kaya, nandito tayo upang sa nun, ay patuloy natin makilala, malaman, like Adan and Eva, they have a fellowship with God. Pero nga po, yun, ginamit niya kasalang sarili kalawa na sila'y nais nila na sila'y mabuhay sa sarili at hindi nila pinili ang Panginoon sa lamabuhay. Hindi sila nagpatuloy na kilalanin ang Panginoon sa lamabuhay. Kaya that is the bigger picture na ibinigay ang Panginoon. At balang araw, magkaroon tayong time na ito ay patuloy kong bibigyan ng kapaliwanagan ang bagay nito so that our focus is that the mansion, the material, heaven, lugar, kundi our heaven is our Lord Jesus Christ. Our home is our Lord Jesus Christ. And it is enough in our life. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Let's all stand. Lord God, we thank you sa iyong ginamit sa umaga ito. Salamat, O Diyos, sa umaga ito. At salamat sa lahat ng mensahe at ang bunga, Panginoon, na kapag aming nakita ng aming tahanan, home is the basic institution. At kapag ang bahay ay naging maayos, ang bahay ay puno ng pag-ibig. Ang mga tao, kapag sila nilabas, sila ay puno ng pag-ibig. Kaya Lord, kami puno ng katuwiran, gagawin namin kung anong tama, success, marriage, parenting, lahat, Panginoon, kami puno ng pag-ibig, kaya ang dami mong mahal sa ibang tao. Kaya lahat ng mga topic namin ay bunga ng aming kaugnayan at relasyon sa inyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, kapag nahihirapan kami na gawin ang aming mag-asawa, nahihirapan kami magkaroon ng kasunduan sa aming mga buhay, parents, mga tao na hindi namin kayang mahalin, tunay na hindi pa namin kayo lubos kakilala sa aming mga buhay. Kaya Lord, kami sama-sama at tulong-tulong na kami nagsama-sama na upang sa nun ay patuloy ka namin makilala sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin pinaparalan sa kanilang nama ng anak and Espiritu Santo. We all say, Amen. God bless you.